So yun mga idolo, so update ko nga pala kayo ngayon sa pinapagawa natin na bahay. Dahil matagal-tagal na nga rin pala tayo hindi nakapag-update sa inyo at nakapag-upload dito sa bahay na pinapagawa natin, eh, ito na yung pinakahihintay nyo guys. At totoo lang na kung may budget nga tayo, eh, madali lang naman magpagawa ng bahay guys. Panigurado, tapos na siguro tong bahay na to. Pin na rin tayo ng Pilipinas. So dahil nga tiunti at nag-iipon pa tayo bago makapagpagawa ng dapat gawin dito sa bahay natin, eh, galan din yung pag-update ko sa inyo guys o yung pagpapagawa dito sa bahay. So kung sa nakaraan nga pala eh nakapaglagay na tayo ng spandrel guys, ang sinunod naman ng tatay namin na gawin eh itong pagpapalitada guys sa loob at saka sa labas. Naman natin na matagal din naman ang pagkikinis ng bahay guys o ang pagpapalitada ng bahay lalo na kung mag-isa ka lang. Ito nga pala yung ginawa namin na diskarte dito guys. So yung mga pader na nakinis na ng tatay gaya dito sa baba, papansin nyo eh may bintana na mga nakalagay na guys. Nga pala eh hindi nga pala sabay-sabay na ikinabit o pinagawa namin yung bintana guys. Kasi alam naman natin na may kamahalan din yung pagpapagawa ng bintana guys. Ang ginawa namin dyan, bawat pader na may butas para sa bintana guys, kaya nakinis na ng tatay at pwede na namin pasukatan. Ang ginagawa namin, pinapasukatan na namin at saka namin pinapagawa na yung bintana guys. At saka ulit kami mag-iipon. So yun o. So kung mapapansin nyo nga pala dyan, so wala pa nga palang bintana na nakakabit dito sa bandang taas guys. Tapos lahat nung sa baba guys bago ikabit yung bintana is ang ginagawa ng tatay, pinipinturahan na. Kaya kung mapapansin nyo dyan, may pintura na rin yun sa taas guys, sa pader at bintana nyan guys. Hindi na rin pala kami naglagay na skim coat dyan guys. So ang ginawa ng tatay dyan is pininish na lang talaga yung pinakinis na lang yung pader niya guys para hindi na kami maglagay na skim coat. Diretso pintura na lang yan guys. So ang ginamit nga pala namin na pintura dyan guys is Davis guys. Unang patong pa lang is puting-puti na guys. So makikita naman natin yung resulta ng ginamit natin na pintura guys. Sobrang quality niyan guys. Sobrang quality, quality rin ng presyo niyan guys. Pero baka naman Davis, ayun oh. So syempre sa pintura, pagdating sa pintura guys, eh doon tayo sa alam natin na tatagal guys at subok na guys. At kung mapapansin nyo nga pala guys, so dito nga pala sa part na to, so yan, at nakapagpagawa na nga pala tayo ng sliding door guys. Isa pang masakit-sakit sa bulsa yan guys, at yung dalawang bintana sa dalawang gilid guys. Na dyan pa lang sa sliding door na yan guys, at saka dito sa ikinakabit na bintana na yan guys. So umabot na ng 40,000 yan guys. So talagang mahapdi-hapdi yan guys. Diyan na nga naubos yung budget namin para sa bintana guys. So bait naman yung pinagpagpagawa namin ng bintana guys. Kaya ang nangyari eh pinabalansin na lang muna namin yung kulang namin guys dun sa bintana para matapos guys. Na sinabi namin na mag-iipon muna kami ng pambayad guys. At saka ulit kami magpapagawa dahil kulang pa nga pala yung nagagawa na bintana guys. Makikita nyo dun sa gawing task guys is butas pa yung dalawang bintana guys. Hindi pa nakakabitan ng salamin guys. Dahil nga mag-iipon muna tayo eh, hindi muna natin mapapagawa ng bintana yung dalawang butas guys. At babayaran muna natin yung balance natin dun sa sliding door guys at saka dun sa isang bintana na malaki na ikinabit guys. So, ito na rin guys, at i-share ko na rin sa inyo guys yung mga nagastos natin sa bintana guys na hindi pa kasama yung dalawang butas na hindi pa nagagawa guys. Kaya ganito yung kabuuan ng gastos natin dito sa bintana. Siguro aabot ito ng 100,000 dahil nakaka 97,800 na tayo dito sa bintana pa lang guys. Hindi pa dito kasama guys yung pinampalitada natin na nakagamit tayo ng semento, buhangin, pati na rin yung nagamit natin na pintura sa ganitong itsura guys na bahay natin. Kung sa tutuusin ay marami-rami pang pera yung gagastusin dito guys, at marami pang kulang yung kailangan natin na ipaayos dito sa bahay na pinapangarap natin guys. Kaya totoo nga yung walang uuwi hanggat hindi patapos ang bahay. So yun no. So hanggang dito na lang ang video natin guys, at maraming maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa atin guys. So peace guys.